alas 5 na ng hapon at umulan. Pero hindi naman masyadong malakas yung ulan. Tamang-tama lang. So, ito yung perfect time para magtanim, mag-transfer ng mga seedlings na ano namin ni ate, natanim namin nung nakaraan, yung okra. So, ito na siya. So, bubunutin natin isa-isa. So, depende lang kung ilan lang yung matatapos natin today. Kasi, actually, tapos na yon. Tapos na yung part na yon. Puro okra doon, hanggang dulo, at saka okra yan lahat. Tapos, may silid din na part, may pipino, may ampalaya. So, there. Kuha lang tayo ng kaya nating itanim. Maghanap tayo ng space kung saan natin siya pwedeng itanim. Pwede namang bunutin na lang natin. Sa ano na siya, isang dangkal na siya. Mga balikan na lang natin mamaya. Kasi sa mga dami ng tinanim namin dito, ganap pa kami ng ibang space. Babalikan na lang natin mamaya. So, dito natin itatanim sa likod ng kubo yung okra. Dami ahito. Siya na yung nag-prepare ng soil dito. Ako na yung nagbunot. Siyempre, mas easy yung magbunot kesa mag-prepare ng lupa, diba te? Ayun na. So, ang ginawa ni ate, naghukay na siya ng lupa. Tapos, nilagyan niya ng animal manure. Pero this time, poops naman niya ng kambing, diba? Kasi, so, healthy naman yung poops ng mga baka, ganon, at saka kalabaw. Pero, sobra kasi yun pag tumubo na yung tinanim mo, mas sumasabay yung damo, sobrang healthy niya. So dito namin banda itanim sa banda sa baba, sa lowest part. Yan, ito yung mga katabi niya, yung mga dragon fruit na itinanim namin hanggang doon. Yan, so dito natin siya itatanim katabi ng papaya, ng dragon fruit, ng sitaw. Sapa na yan. Pinakadulo na part na to. Kaya okay lang na dito banda ilagay. Ayan, may mga space pa. Pwede naman ilagay siya sa mga baba-baba, sa mga gilid-gilid. Kasi hindi naman maselad yung okra for as long as didiligan mo lang siya. Yun na yun. So may animal manure na yan. Paghalo-haluin na lang natin yung lupa at saka animal manure. May garden soil na siya. May organic fertilizer pa. So, para kapag nilagay mo dito yung seedling, sobrang healthy na niya. Hindi mo na kailangan abunuhan. Pag lumaki-laki na, yun, tsaka mo na lang abunuhan. So, eto na. Isa-isa lang nating itatanim. One seedling per whatsoever, kung ano man tawag mo dito. Isang seedling bawat hukay.
yun na bunga ng okra na tinanim namin dati, ayun lang yung pinanggalingan nun. So, binilad lang namin sa araw hanggang sa tumuyong-tumuyo. Na sobrang tuyo. Tapos yung tinanim lang namin, like, after two weeks, ganito na siya kalaki. Tapos na-transfer na yung iba actually. Pangalawang pagta-transfer na namin to, pang third week na niya to, ganito na siya kalaki. So, after 2 weeks or 3 weeks, pwede mo siyang i-transplant para mas hiwa-hiwalay sila. Kasi syempre, kapag nagtanim ka ng mga buto, tabi-tabi sila, so hindi sila lalaki ng maayos. So, dapat lilipat mo talaga sila. Yung okra, nagtatagal siya ng months, as in 3 months, 4 months, hanggang 6 months kung inaalagaan mo lang siya na mabuti. Kasi matagal, basta matagal siyang mamatay. Dilig-diligan mo lang siya kapag limbawa sobrang tanda na ng puno niya. Dilig-diligan mo lang, lalagyan mo lang siya ng organic fertilizer. Okay siya. Di ba, Tino? Ayun, bunga lang siya ng bunga. It will last for how many months. So, pwede nating ilagay dalawa bawat hole. Wala pang to? Tain ng kambing. Wala pang tayo pa pala ng kambing. Huwag yan, pangit. Ang pangit pala ng tayo ng baka, guys. Ipapakita ko sa inyo, guys, na cake. Eto. Tadaan! Yan yung cake. Wait. So, yun nga. Meron din palang rambutan dito. Katabi niya mga rambutan. Yan, rambutan yan. Kinakain. Ba't siya kinakain ng Ayun no, grabe itong mga uod na to. Kinakain yung rambutan, para na siyang dahon ng Ang bilis kasing tumubo ng atis, basta matapon lang yung seeds niya sa lupa, yun na yun. Grabe siya. Ito nga guys, kukuha tayo ng poops. Para may organic fertilizer kaagad, pagkatapos natin siyang i-transplant. Before natin siyang, habang tinatransplant natin, organic fertilizer na kaagad. Pero bibisitahin mo na natin itong mga sisi. Check mo lang. Ayun yung nanay nila. Sa loob. Makakulong sila. Tapos yung iba oh. Kukuha ako ng organic fertilizer, yung tayo ng kambing. Tapos napunta ako dun. Napadaan ako sa manok. Sa mga sisiyo. Ito na, kukunin ko na. Marami dito yan sa likod. Ayan, hanggang dun. Puro dito nakatambak na mga pops ng kambing dahil dati may kambing dito. Pero ngayon wala na, guys. Hindi naman siya mabaho. Wala siyang amoy. Kaya, carry bells. Rambutan. Yan. Kailangan pala kapag nagtanim ka ng rambutan, dapat may katabi siya isa pa. Kasi yung explanation nun, parang hindi magbubunga. Parang ganun. So, parang kailangan ng partner. Parang ganun. Kailangan mo ng partner para mamunga. Wow. Ayun. Dati, nagtanim din kami ng sinubukan namin magtanim ng durian. Dito banda. Dito rin banda. Pero, hindi siya umubrak, sobrang init kahit anong dilig na dilig, wala. Walay. Havay. Ayan, napier yan oh. Napier yung sa baba. Ang daldal ko no. Tatanin mo na ng okra, ang dami kong sabi-sabi. Basta napier yan. Yan. Magaling yan mag-prevent ng soil erosion. Sabi ng mga matatanda. Kasi, na dyan yan eh. Sapa na maliit. Pero minsan, lumalaki. Natuwa na sana ako na may host.
Tapos, hindi pala abot dun sa dulo. Very good. Hindi pala abot ah. Hindi yung mga ganyang galawan. Hindi na talaga abot tong katamaran ko guys. So, ilalagay na natin siya dito. Ito naman kasi basang-basa naman ito lagi. So, no problem.